O mga tropa, andito tayo ngayon kay Jess Bilog. Tumawag na, responde at daw hindi daw naandar ang kanyang tamiya. So ayun yung tamiya niya. Ayan. So hindi naandar. Susubukan natin ngayon i-troubleshoot. Palyado raw eh. Okay. Tol, camera. Una. So magta-timing naman tayo ngayon. So pag nagta-timing kayo ng manual na hindi nagamit ng timing light, tap dead center nyo muna, no? Oh, ayan, tap dead center. Naka tap dead center na, tapat nyo rin sa 8 degrees. So ito, itong distributor nito, ang analyze ko rito, ito pang 12R converted siya. So, yung original ng 4K may haka, may hukay na gano'n. Yung hukay na yon, yun yung tapat ng bawat tower, no? So ang 4K may number yan sa ibaba, 1, 3, 4, 2. Yung 1, 3, 4, 2 yun ang ano niyan, firing order. So pag ganito walang number, magkakamali kayo, no? So lagi nyo ang gagawin nyo ron para matandaan nyo, kasi wala kayong marker, mamarkeran nyo yan dyan. So itinapat ko na, eh, may marker na yun, so i-adjust ko ngayon. So itatapat ko yun doon, sasakto ko muna. So pag sinakto nyo yan, tawag dyan base timing. Inabante nyo ng konti, timing advance. Inatrust nyo, timing retard. So base timing muna tayo. Ilalagay ko na itong distributor, mga tropa. So yan natin ang distributor, hindi pwede magkabalik na dyan kasi may kanal yan. Pag sala ka pick nyo yan, hindi lalapat ng ayos, tatapat nyo yung kanto kanal. So pag naglalagay kayo ng tension wire, mga tropa, kung saan nakatapat yung rotor, yun ang uno terminal nya, no? So ito yung uno. So pag wala siyang number, talagay nyo lang tatandaan yung 1, 3, 4, 2. So huwag kayong kung saan saan kukuha. Kung uunahin nyo yung nakatapat sa rotor, yun ang uno. So ang ikot nyan ng 4K clockwise. So dito kayo mag-uumpisa. Pag ganun kayo, hindi kayo pwedeng gumanito, counter. So 1 sa isang kamay lang para hindi malito. 1 ito. So ito yung magiging 3, papunta sa 3 spark plug. 4 paulihan ko. So lagi lang tatandaan 1, 3, 4, 2. So ganyan ang paglalagay niya. Kasi once na nagkapalit-palit yan, palyado na yan, tropa. So ayan, kakabit mo yun yung battery. Pa-start din natin. Kaya mga tropa, so kandar ko kanina, so aso palyado. So nais namin yung gap, so sinet ko yung timing.
masyado nakaset pa yung timing ng ayos. So, namamalya siya. Tinik ko yung valve clearance niya. So, may clearance naman lahat. So, ito ngayon ang ano ko. So, i-spark test ko sana siya. So, pagbunot ko pala ng spark plug sa uno, nakita ko na yung spark plug. O, tinan nyo. So, wala siyang gap. So, possible na tinatamaan siya ng piston. So, gumamit kasi sila ng long tip na hindi naman nakadesign yung makina para sa long tip, mga tropa. So, careful kayo sa pagpapalit ng spark plug. Kung ano yung original na spark plug niya, yun ang ilalagay nyo. So, merong OEM number yan. Ayan, yung number yan. So, yun ang papalit. Dapat parehas yung number. Kapag naman sa EFI, mga tropa, kailangan may R. Huwag kayong maglalagay ng ganito sa EFI kasi pag sa EFA nyo nalagay yung mga ganitong spark plug, magsisira naman ang kanyang coil. So, ayan mga tropa, kung kayo naman eh, para maalaan nyo, kung aprobado ba yung inyong long tip doon sa inyong K-series na 4K, kung po pwede kayo maglagay, so, panoorin nyo na lang yung YouTube ni tropang Jeep Doctor, so, may YouTube tutorial siya sa pagsukat, para malaman nyo kung long tip o short tip yung, ano. So, iba-iba kasi yung design ng 4K, eh, meron yung may valve gasket, magbubog yung piston para hindi tinatamaan ng spark plug. So ito ko possible na talagang hindi ito naka-design dito. So kita nyo naman o may tama yung gap nya. So, kaya tumungo siya. So, kaya siya inabot. So, inabot siya. Kaya pag tumungo yan, mawawala na ng gap, mawawala ng spark. Kaya mamamali siya. So ito, papalitan na namin lahat to. So pag nagpalit yun yung spark plug, recommend ko na lahat. Kasi pag namatay isa, susunod na rin yung isa, yung iba. No, so magdagdag ano lang trabaho, papalit-palit pa kayo. So parang ano yan, mga tropa, chinelas, pag nagpalit ka hindi pwedeng kanan lang, syempre kaliwa kanan. So mamaya mga tropa, bibili lang kami ng spark plug, so ikakapit namin dito. So yan, papaanda rin namin to. So, wait lang kayo, wala kami ng pyesa, mga tropa. Running, yeah. Go, roll. So, ito mga tropa yung spark plug tube. So, ang ginagawa ko rito sa spark plug tube tropa, eh, nilalagyan ko ng konting beta gray. So, bakit ko nilalagyan? I'm sorry, nalaglag. So, kaya ko nilalagyan yan kasi kung pumapasok dyan yung langis papunta rin sa loob spark plug. So, dito sa ibaba, umisil naman niya mga tropa. Kaso, alam mo naman ngayon, China, pyesa, pag uminit ang makina, so, pag uminit ang makina natin, naluluto siya. So, nagiging cost ngayon yung para kumahit, umagas yung makina. So, yung langit, makina, so, pangit tignan. So, more scenario dyan, yung spark plug tube dito sa loob, papasok yung lagi sa loob. Minsan, akala nyo, maluwag ang spark plug. Kaya, i-over-tighten. Kasi pag napuno yung loob nito ng langis, so, mapapalyo siya. So, ito, kaya ako ginagawa to. So, okay pa naman yung spark plug tube niya. Iba, naluwag ang butas niyan. So, kaya ako lang nilalagyan ito para mas masigurado na hindi papasok yung lagi sa loob. Spark plug para sure tayo na talagang walang langis na papasok sa loob ng tube. Kahit na local kong ating seal. O yung paglalagay mga tropa ng beta gray, medyo pinapakunat-kunat niya, kagaya niya, malabnab. So pag inilagay nyo yan, nilapat nyo, pupunta lang sa labas yan. Pupunta lang siya sa labas. So kaya medyo patitigas-tigasin natin niya. Pakukunat-kunatin natin. Pag hindi na nadikit masyado sa kamay niya, pwede na siya ilagay. Kasi malabnaw, lalabas lang yan. So, patitigas-tigasin mo natin siya konti bago ilagay. So, sa paglalagay ng mga tropa ng spark plug, so, kailangan, pag nilagay niyo to, lalagay niyo ng konting grasa. Much better yung mga original na grasa. Kasi ang thread nito,
nagre-react yan sa aluminum doon sa cylinder head. Kumakapit siya. So pag kumapit, mahihirapan kayo ngayon tanggalin. So kahit yung torque nyo 30 lang, ang torque lang talaga yung mga tropa sa spark plug is 30. So kung wala namang yung torque wrench, pwede na kayong gumamit ng tangentometer. Tatatyahin nyo lang. Basta naging snug pit, naramdaman nyo lumapat, okay na yun. So may, huwag kayong maano na baka lumabas yun lang is baka sumingaw. So meron naman ang mga spark plug. Ito nyo naman mga tropa. Missile yan. So pag napit-pit na yan, umipit na yan doon, hindi na sisingaw ang compression niya. Kaya hindi natin kailangan i-overtight ang spark plug. No? Kasi pag in-overtight nyo, papahirapan kayo niyang pagtatanggal. Or scenario, pagtanggal nyo at na-lost thread, papare-thread kayo ng cylinder head. So top overhaul yon, mas malaking gastos na lalo na kayong naloko ang trabaho, no? Lalo na nagka-problema. So napakalaki ng gastos kapag top overhaul. Papalit kayo ng gastos, aangatin yung cylinder head. Pag-angat nyo ng cylinder head at pinakit na kayong singaw na barbula, hindi nyo maaari, hindi pa. So yun, kaya yung paglalagay pala ng spark plug, eh di tamang paglalagay niya, tamang to. So 30 foot pound, o di, depende sa makina nyo, kung may nakalagay sa manual, sundin nyo yung nasa manual. Okay? Kaya mga tropa, so yun lang muna ha, at kakabit natin to. So pag nag-timing tayo, lalagay muna natin yung ating timing mark sa ano, so ikutin natin yung pulley. Lapit-lapit mo dyan. Kung makikita nyo, ayun yung timing mark natin. So ilalagay natin sa 8 degrees. Ang 8 degrees sa pagitan ng 10. Tsaka yung pangalawang guhit sa unahan ng 0. Yan, yun yung timing mark. So kailangan dito sa distributor nakatapat yung lifter nung contact point sa cams. So ayan, nakatapat yung muna sa ganon, yung babaw sa cam lobe, pinaka lobe nya. So yung gap nya masyadong maliit, so i-adjust muna natin, susubukan natin i-adjust. So pag adjust nya, luluwagan natin yung tornilyo ng contact point, bahagya lang. Tapos andito ang adjustment niya. Pag in-adjust, lalaki, liliit. So luluwagan natin ng konti. Lalakihan natin bago. 0.3. Hindi na ako gumamit ng ano, tansyado naman eh. Sipat gauge na lang. 0.8 dapat sa pillar gauge ang clearance. Nagkaw na rin kabisado. Sabihin natin yung rotor. Testingin natin kung ano klase magbabago pa. Isa sa tornillo nito. Yeah. Lagi ko ititin muna yan. Madali na expert ko. Di panganaan. Panalik na ako. Na switch sa may ano. Ito. Okay, start yung ano. Ito yung papitin ganito. Okay. Nasa tatay yung lagay okay, yung pagkalas. Pag nyo yan sa wife. Ito, pamitin ganito. Yan pa taas, taas mong ganun. Susi mo isa. Masusi na ba? Oo, oh, ito. Ayun. Ayun, ganun no. Parang nagbubugan ng tubig. Ah, ganun. Ano wala akong gano'ng kapigot. So umandar siya, no? Ang tropa, kaso walang minor. So adjust muna natin ng konti minor. Ikaw nga, video mo ako rito. So tropa, napakaganda ng starter nito, andito oh. Wow! Wow! Mahalin niyang pinabayaran eh. Yan. Yan.
pa hangin. Yun, sobra sa hangin. Namatay siya. Pause mo muna. O mga tropa, mag-overhaul tayo ng distributor. So nakita ko kanina, so stock up yung ano niya, oh. Distributor plate. Ayan, oh. Ayaw bumalaw, so hindi siya mag-a-advance. Ang mabigat, yung stock up siya sa delay, sa retard, timing retard. So hindi talaga titino. So kaya kakalasin ko muna itong mga tropa. Ayan, muna tayo nito. Tayo ng distributor. Lakuhan mo yung flies ko dyan. Flies ko. Running. Roll camera. Mga tropa, napansin namin yung distributor. Busted na yung ating diaphragm. So, vacuum advancer. So, ginawa na lang namin. Ipinix na lang namin to. Kasi, nag-stack up siya. Pag ginagana ang vacuum diaphragm, yung vacuum diaphragm lang ito, nakaset yung timing niya sa retard. So, ang vacuum nakalagay sa ported. Yung pagtanggal mo ng hangin sa intake, eh, namabago na ang palyo. Ibig sabihin, hihigop agad yun. Antes, pag-start mo, hihigit siyang ganon, sesentro siya dito. So, palibasan ng battery na to, ituha na lang natin ng medyo dahil wala pang pera yung niyari. Under naman to. So, medyo mahina nga lang. Malolos of power lang siya dahil wala siyang vacuum diaphragm. In-adjust na lang natin yung breaker plate. Sinentro na lang natin doon sa uno para kahit di gumana to, hindi siya retard, kasi hindi nyo mahahabol yung timing kapag ka hindi umandar to. So, unlike doon sa double diaphragm, pag ano, nakasentro agad yung breaker plate sa uno, no? So, niremedyohan lang muna natin to, mga tropa. So, pinix ko lang, nilagyan ko na yung spacer yun para umabati ng konti para tumapad yung ano. So, mapapansin nyo, pag nilagay ko itong rotor, ito yung marker natin. Pagtapat doon, siya kasabubuka. Nakabuka yung contact point. So, mag-release siya. Sakto. Unlike kanina, dito siya. Nandito yung pinaka-timing niya. So, sala. Wala rito. Naka-retard. So, hindi talaga natin mapapatino. O, subukan natin mga tropa. Post mo. Testing nga. Wala. Half-click eh, no? Boss, di na mga konti. Mala akong may galit ang makina. Ayan mga katropa. Saka na kami bibili ng distributor. Medyo ginadyo pa raw si... pera. Si boss eh. Ayan. Ayan, wala na raw pera. Ubus na raw. Hindi pa na-assemble eh. Nagsisira na. Abangin nyo na lang sa susunod yung pagpapalit namin ng distributor. Yan, itonor na namin yung carburetor nyan. Pinamita namin ng vacuum pressure gauge tsaka tachometer. Kaya mga tropa, nasa 70 PSI, pasok sa green. Yan, nasa 800 RPM yan. Not bad. Minor. Mga tropa, yung narinig nyong na engay-engay, timing chain yun. Kaya-kaya na ni boss gawin yun.
subscribe and like, share Mac Garage. Ang bomba muna nga ulit. Isang bomba ulit, ang maganda-ganda. Wow, quality.